Okay mga tol, good morning muli na po, pagpalang araw po sa inyo. At ngayon nga ay gagawa tayo ng simpleng tutorial lang, no. So paano mag ayos nitong hook dito sa may bumper. So tatravel kasi namin to, no. So para to sa mga baguhan na operator, no, na first time palang magtatanggal o magkakabit nito sa bumper. Kasi marami ng gantong pangyayari na natatanggal yung pinakasabitan na yan, yung bakal na yan. So travel muna natin to at papakita ko sa inyo mamaya kung paano siya tanggalin ng maayos at hindi nagbubuhol yung kable. Okay, so nandito tayo ngayon, no? I-boom-up natin to, tapos habang binuboom-up siya ay sasabayan natin ang area, dahil pag puro boom-up lang ang ginawa mo, may posibilidad na matanggal yung kable o maputulan tayo ng ano, ng pinaka lifting eye. So yan, napapansin nyo, inarya ko muna, no, then bago ko binumap. Dahan-dahan lang mga tol, no, sa mga, lalo na sa mga first timer, papansin nyo, pag tinuloy-tuloy mo ang boom-up niya at hindi mo sinasama ng area or hoist down, ay yun nga, may posibilidad na maputulang ka ng kable, maputulang ka ng lifting eye. So pwede tumalsik sa harapan niyan yung hook na yan. So meron akong extra hook, no, hindi yan yung sinasabitan natin, baka mamaya namamalik mata kayo. So ang gamit ko ay 25 tanner na hook. Ayun, medyo may pagkalundo pa siya ng konti, and then ilalaban lang natin ng konti yan. Kailangan mapanatili natin yung tension. Tuloy-tuloy lang ang boom up ko, alalay lang sa boom up. And lumalaylay na yung sa may aking single at lumalaban na yung sa aking main hook. So kailangan na siya, no, i-maintain nyo lang lagi. So umangat na siya, ibig sabihin nakatension na yung aking main hook. Tuloy-tuloy pa rin ang aking boom up. Huwag nyong kakalimutan na ariyahan siya ng ariyahan, ng alalay lang. Kasi pag sumobra naman din ang ariya mo, yun nga, may posibilidad na magbuhol yung kable mo sa likod. So kahit minsan, kahit yung mga datihan na operator, nagkakamali pa rin dito. At buti na lang ako, kahit papano, eh, meron akong camera sa harapan. So nakikita ko yung sitwasyon ng aking kable sa likod. Pero yung iba ay wala. Ang gagawin natin yan, syempre, kada setup natin o kada prepare, lagi natin titignan yung likod kung maayos ba yung kable. At pag nag-ano ka nga pa nito, nagkakalas ka ng hook, ay dapat mas maganda level din yung iyong crane. Kasi kung pagtagilid nga naman, lalo kung mas mataas yung ano, mas mataas yung sa kaliwa, ay pwedeng humampas sa iyo yung hook sa may salamin natin. Kaya mapapansin nyo, ganyan kalapit, oh. Baka maghilamos tayo ng kalo. So ganyan lang siya mga tol, pakita ko sa inyo. Ayan. Yung kinakalas niya. Ito pagtanggal angat. Ayan. Pagtapos ito mga tol, check-checkupin ulit natin ito kung maayos ba yung pagkaka-ano ng kable, na hindi siya nagbuhol-buhol. Tingnan natin kung nagbuhol yung kable. Double check kung nagbuhol yung kable. Ayos, maganda ang kamada. Very good. Woo! Okay mga tol, nabali sa susunod na video, pag-usapan natin to kung ano ba yung deflection na yan, na para maiwasan natin yung mga paghampas habang bumubuhat tayo ng load. Kasi minsan yung iba nga, bumubuhat ng load ay wala sa hulog. Pag-angat ng load ay bigla na lang siyang humahampas. So nagkakaroon ng investigasyon, sinong may kasalanan, kung yung rigger ba o operator, dahil pag-angat nga ay bigla na lang humahampas ang load. Okay? So balik tayo dito, no. At ito nga, tapos na kami mag-lifting. At ulitin natin yung ginawa natin kanina. Ito, habang nagbo-boom down naman tayo, ay itinataas naman natin siya. Kung kanina nagbo-boom up tayo sabay ng area, ito naman boom down sabay ng bira. So wag naman din sobra-sobra ang bira, kailangan ma-maintain din natin yung tension ng kable. So hindi nyo kailangan madalhin to mga tol, no. So yun nga, kasi pag minadali natin to ay posibleng mag-bull na naman yung ating kable. Minsan nga mga tol, pag ako naiinip na dito, talagang sinasagot ko na lang siya ng boom down talaga. So hindi ko na siya binibira. And then may assistant ako na pinapahila ko na lang sa kanya yung kable. So mas mabilis naman yun, lalo kung may katulong ka. At ito ngayon, medyo sinisipag ako gumawa ng video at pinapakita ko lang sa inyo ng maayos. So mapansin nyo yung aking boom down, no? Yung degree, oh, sa may kanan panel. 36, 35,
34, yan, nagbo-boom down ako. At sinasamahan ko siya ng hoist up. So timing din mga tol, no, kailangan sakto lang. Halos maganda yung pagkakabira. Yan, kailangan meron kasi siyang sampahan dyan eh. Meron siyang inupuan. Tapos kung titignan nyo, akala nyo sabay yung bira niya. Pero mas mabilis talaga yung bira ko dito nang may gawa nga nung naka-4-line siya. Tignan yung aking monitor sa likod. Yan yung video sa may drum. Itong kanang drum, yan yung nasa main hook ko. At yung kaliwa ay yung single hook. Mapapansin nyo, mas mabilis yung takbo nung kanan. Yun yung aking main hook. Na kung titignan mo, parang sabay lang siya yung tension. First time mo palang sumampa sa isang unit na kahit dati ka ng operator. So hindi mo gamay yung pinakatakbo nung kable, yung pulso nung kable. So madalas talaga nangyayari ito mga gantong buhulan. Ito papakita ko sa inyo mamaya pag medyo naiinip na ako at nababagalan, ibuboom down ko na lang siya nang hindi ko bibirahin. Ay lumalaban yung single ko, batak na yung single. Nasasobraan ako sa bira ng single. At dito so kailangan ko ng bypass dahil lumuwag na yung ating batak sa anti-tublak. Alalay na lang yung bira ko dito. At least hindi siya lumalaylay, huwag lang talagang malaki yung laylay. Okay, yan ha. Binumdam ko na, hindi ko nasisinawa ng bira. Pansin nyo sa camera, buti na lang may camera ako dito. Naalalayan ko yung kable. No? So, ganun lang mga tol, no? Tulad nyan, huwag nyo naman masyadong ilaban. Kailangan medyo malambot lang siya. Laylay lang. Kasi may bounce pa to eh, pag nagtatravel. So, para maiwasan natin yung talagang tension. Tamang ganyan, tamang level lang. Okay? Sipahin mo ka to kung nakalaban. Okay, hanggang dito na lang mga tol. So, sa susunod na video, pag-usapan natin yung deflection para maiwasan natin yung mga pagbira ng bigla na lang humahampas yung kalo o yung load. Sorry, medyo malikot kamay ko. 49.6, kibira ka. Buhatin mo yung kalahati. Basta bumabab malaki na yung binaba, okay na yan. Tambay na, 49.4 ka na. Bumab mo na lang. Ayan. Para mabawi natin yung nawalang, ano, nawalang radius. Bumab na lang. 49.6, 49.2. Ibig sabihin, lamang na. Naingin na lang bumab yung radius. Saktan siya. Diba? Ganda ng bira natin. So, ganun lang mga lads, no? Hindi ko na papakita ng ibang detalye nito at medyo matagal. Mahaba na yung video natin.